Mahigit isang linggo matapos ang naganap na ikatlong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang agri-specialist ang nagpahayag ng kanilang naging reaksyon sa mga nabanggit ng Pangulo pagdating sa sektor ng agrikultura, kabilang na dyan ang patuloy na pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Kaya naman nagbigay sila ng suhestyon na sana'y ikonsidera raw ng pamahalaan ang paggamit ng organic fertilizer. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Sa naganap na press conference sa Quezon City na dinaluhan ng ilang agri-specialist, nagpahayag ang mga ito ng pagsang-ayon sa sinabi ni Pangulong Marcos na pangangailangan ng Pilipinas na mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Dahil yan sa kakulangan daw ng ani ng mga magsasaka para punan ang kabuuang bilang ng mga Pilipino. Gayunpaman, binigyang diin ng mga ito na dapat hindi nananatili sa ganitong sitwasyon ang bansa, gayong matagal naman na raw na alam ng ating pamahalaan ang solusyon sa ilang suliranin na kinahaharap sa sektor ng agrikultura. Kulang kasing average of production natin is 4 metric tons per hectare. Kung aabot tayo ng mga ganun, baka hindi na lang kailangan mag-angkat. So anong ilang problema? Kulang ang paglagay natin ng abono, kulang ang ating tubig, kulang ang ating post-harvest facilities. Yung, alam mo po, lahat ng kulang na yan, alam na natin, matagal na yung problema na yan. Tama yun. Kailangan talaga mag-angkat kasi kulang. Huwag na natin gawin excuse yung mga nasa ano tayo, lagi tayong binabagyo. Eh talagang kulang pa rin yung technology na ginagamit natin. Alam na natin ang solusyon, action na lang. Eh lang naman talaga eh, action. Very good. Action. Ang tulong ng gobyerno, hindi rin sapat. Bagamat maganda daw ang programa ng Department of Agriculture o DA, tila nakukulangan pa rin daw sila pagdating sa implementasyon at aksyon ng pamahalaan, lalo na pagdating sa lokal na produksyon ng ating mga magsasaka. Kaya naman, isa sa mga nakikita nilang magandang solusyon sa sektor ng agrikultura ang paggamit ng organic at biofertilizer. Pero yung mga programa po ng gobyerno, napakaganda. Alam naman po natin yan, yung mga subsidy na pinibigay. Kaya lang, yung the usual na problema, yung implementasyon, hanggang ngayon, yun ang problema. Meron mga subsidy sa bigas, sa seeds, sa fertilizer, biofertilizer, etc. Maganda implementation ng problema. Kung mapagsasabay-sabay yan, yung timing na alam naman natin, dapat 2 to 3 months before din ating planting season na ibibigay yan on time, malaking tulong po yan sa ating mga magsasaka. Makakatulong po talaga yan. Sana nga, magkaroon ng political will yung DA mismo, central office down to regional fed office, implement nila yan. Hindi mo natatakot sila sa malalaking synthetic products. Ang new technology na yun natin, yung biostimulant, yung genocider, yan ang gamot ngayon para tumaas ulit yung mga ani. Maliit ang gastos, maliit gastos, pataas ang ani. So, maraming magagawa ngayon. Kaya sana, yung mga farmers at saka yung mga namumuno sa Department of Agriculture, sa RFO, Regional Fed Unit, na tugunan nila yung problema nito. Tugunan nila dahil ang ibang problema kasi dahil parang lumalabas threat kami sa mga synthetic product na nandito sa Pilipinas. Ipinunto rin ng mga ito ang pangangailangan ng ating bansa na gumamit ng bio at organic fertilizer sa halip na synthetic fertilizer na may negatibo raw na epekto sa kapaligiran at kalusugan ng lupang pinagtatamnan. Kinakailangan din daw na tutukan ng pamahalaan ng edukasyon sa ating mga magsasaka upang maturuan silang gumamit ng balansing paggamit ng bio at synthetic fertilizer, gayon din ang mga makabagong teknolohiya upang makabuo ng mas matatag na produksyon ng bigas. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.